What's up mga ka-Big Bites? Golden State Warriors, gusto daw kunin si Justin Brownlee. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Lahat talaga ng mga fans ay patuloy pa rin na pinag-uusapan ang naging panalo ng Gilas kontra sa China, at fresh na fresh pa sa mga utak nila ang naging historic performance ni Justin Brownlee sa naging semifinals matchup na ito. Grabe naman kasi ang ginawa niya, dahil siya na lang ang kaysa isang player na hindi nawala ng pag-asa sa laban na ito, yung halos lahat ay parang sumuko na, pero siya ay lumaban pa din talaga. Kaya naman dahil sa halimaw na performance na pinakita ni Brownlee, hindi lang sa Pilipinas at sa China pinag-usapan ang performance niya, dahil pati sa iba't ibang bansa tulad ng Amerika ay pinanood ang laban na ito. May mga scouts pala mula sa mga NBA ang tumitingin ng mga players na may potential, at isa nga itong si Justin Brownlee sa tinitignan ng mga scouts kung kakayanin nga ba nito na maglaro ulit sa NBA. Para sa mga hindi nakakaalam, dati nang naglaro si Brownlee sa NBA para sa team ng New York Knicks, pero hindi rin siya masyadong nagtagal sa team na ito, kaya naman muntik nang mawala at masira ang basketball career niya. Buti na nga lang ay nakita siya ng Barangay Ginebra, kaya naman biglang nabuhayan ulit ang career niya, kaya naman isang legendary performance na naman ang pinakita niya kontra sa China. Samantala, ayon sa iba't ibang mga source, interesado daw ang Golden State Warriors kay Justin Brownlee, at gusto nga daw nila itong makuha, pero hindi siya sa mismong NBA agad maglalaro, dahil magiging player muna daw siya sa NBA G League. Ang ibibigay nga daw sa kanyang kontrata ay 10 days lang, at kapag napabilib daw niya ang management, pwede nila siyang gawing two-way player, ibig sabihin ay maglalaro siya sa G League at sa NBA mismo. Pero kung ako naman ang tatanungin, sa tingin ko ay mas maganda siguro kung hindi na lang tatanggapin ni Brownlee ang offer na ito, lalo pat 10 days lang ang kontrata niya at walang kasiguraduhan na makakapasok siya sa mismong lineup ng GSW. Medyo may edad na rin si Brownlee, at ibang klaseng level ang laro sa NBA, kaya mas maganda kung dito na lang siya sa Pilipinas bilang import ng Ginebra at naturalized player ng Gilas. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat nga bang pumayag si Brownlee dito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.